ang kuba ng Notre Dame. Sa paksang ito, ating babasahin ang nobela na isinulat ni Victor Hugo at inilathala noong 1831. Ang kuba ng Notre Dame na mas kilala sa Ingles na The Hunchback of Notre Dame. Ito ay isang mahalagang nobela sa panitikan ng Pranses at lagi itong ginagawa ng mga pelikula, TV shows at isang animated adaption na mula sa Disney. Ang nobelang ito ay nakasentro sa isa sa mga pinakakilalang simbahan sa Pranses na tinawag na Notre Dame de Paris o Notre Dame Cathedral. Kilalang kilala sa katedral si Quasimundo. Hinatulan siya ng mga tao na walang kapantay ang kapangitan. Idagdag pa na siya ay isang kuba. Ikinasasaya ng mga tao taon-taon sa Notre Dame ang pagdiriwang ng kahangalan. Ito ay ipagpuposisyon sa isang tao na nahatulan nila. Kukutsain at ipaparada siya sa mga piling lugar sa Paris. Taong 1482, ang kubang si Quasimundo ang napili bilang papa ng kahalangalan ng Notre Dame. Napakaraming tao ang pumunta sa kasiyahang ito, kaya naman malaki ang panghinayang ni Pierre Gringoire, isang makata at pilosopo, dahil hindi siya nagtagumpay na kunin ang atensyon ng mga tao dahil abala sila sa panonood ng parada ng kahangalan. Habang isinasagawa ang panunuya kay Quasimundo, dumating ang isang pare na si Claude Frollo, ang umanpon kay Quasimundo, at ipinatigil ang kahangalang nangyayari. Pagkatapos, inutusan niyang bumalik sa Notre Dame ang kuba. Noong naghahanap ng mga kain si Gringoire, nasilayan niya ang kagandahan ni La Esmeralda, isang dalagang mananayaw. Nabighani siya rito, kaya naman nagpasya si Gringoire na sundan ng dalaga sa pag-uwi. Habang binabagtas nila Esmeralda ang daan, laking gulat niya nang sinungguban siya ng dalawang lalaki na sina Quasimundo at Frollo. Agad naman niyang tinulungan ni Gringoire ang dalaga, subalit hindi niya nakaya ang lakas ni Quasimundo, kaya nawalan siya ng malay. Dagli namang nakataka si Frollo. Dumating ang ilang alagad ng hari sa pangunguna ni Phoebus, ang kapitan ng mga tagapagtanggol ng kaharian. Nahuli nila si Quasimundo. Samantala, hating gabi na ng pagpasyahan ng pangkat ng mga pulubi at magnanakaw na bitayan si Gringoire dahil sa pag-aakalang kasabot ito ni Quasimundo. Lumapit sila Esmeralda sa pinuno ng pangkat at nagmugkaing huwag nang ituloy ang pagbitay. Handang magpakasal sila Esmeralda sa pinuno, mailigtas lamang ang buhay ni Gringoire sa kamatayan. Nang sumunod na araw, si Quasimundo ay nilitis at pinarusahan sa tapat ng palasyo sa pamamagitan ng paglalatigo sa kanyang katawan. Hindi matawaran ang tindi ng sakit sa bawat palong inilalaan sa kanyang katawan. Ang lahat ng iyon ay kagustuhan at ayon sa kautusan ni Frollo na kailanman ay hindi niya nagawang tutulan dahil sa utang na loob. Kasabay ng sakit ng katawan at matinding kirot na kanyang nararamdaman ay ang panghuhusga at panghahamak sa kanya ng mga taong naroroon. Nagmakaawa siya na bigyan siya ng tubig, subalit tila walang naririnig ang mga taong nakatingin sa kanya. Gusto lamang nila ay lapastangin at pagtawanan ang kanyang kahabag-habag na katayuan. Laking pasasalamat ni Quasimundo sapagkat tumating sila Esmeralda. Lumapit ang dalaga sa kanya na may hawak na isang basong tubig at pinainom siya nito. Lumipas ang ilang buwan habang sila Esmeralda ay sumasayaw sa tapat ng Notre Dame at pinagkakaguluhan ng maraming tao, napagawi ang mga mata ni Phoebus sa mapang-akit na kagandahan ng dalaga, gayon din sila Esmeralda sa kanya. Sumikdo ang kanyang puso dahil inaanyayahan siya ng binata na magkita sila pagsapit ng gabi upang lubos na magkakilala. Lahat ng ito ay nakita ni Frollo, kaya naman, nakaramdam siya ng matinding galit sa nasaksihan. Matindi ang pagnanasa niya kay La Esmeralda, kaya napagdesisyonan niyang talikuran ng Panginoon
at pag-aralan ang itim na mahika. Nais niyang mabihag ang dalaga at itago sa kanyang selda sa Notre Dame. Sumapit na ang hating gabi, oras na upang magkita sina La Esmeralda at Phoebus, sinundan at minatsaga ni Frollo ang dalawa. Habang masayang nag-uusap ang bagong magkakilala, ay biglang may nagunday ng saksak kay Phoebus. Ngunit, mabilis ding naglaho ang may sala. Sa pagkakataong ito, hinuli ng mga alagad sila Esmeralda sa pag-aakalang siya ang may kagagawan sa pagpatay kay Phoebus. Pinahirapan ang dalaga sa paglilitis at sa pilitang pinaako ang kasalanang hindi naman niya tunay na ginawa. Siya ay nasistensyahang bitayin sa harap ng palasyo. Agad namang dinalaw ni Frollo sila Esmeralda sa piitan at ipinagtapad ang pag-ibig sa kanya. Tumanggi siya sa lahat ng inaalok ni Frollo. Iniharap nila Esmeralda sa maraming tao sa tapat ng Notre Dame upang kutsain bago siya bitayin. Ilang sandali pa ay dumating si Quasimodo galing sa tuktok ng Notre Dame patungo kay La Esmeralda gamit ang tali upang iligtas ang babae. Hinila niya pa itaas ang dalaga patungo sa katedral at tumatangis at isinigaw ang katagang santuario. Matagal na niyang pinagplanuhan kung paano itatakas si La Esmeralda sa naging kalagayan ng dalaga dahil napaibig na siya ng dalaga simula pa nung binigyan siya nito ng inumi. Bagaman mahirap para kay La Esmeralda natitigan ang pagit na anyo ni Quasimodo, naging magkaibigan din ang dalawa. Lumusob sa katedral ang pangkat ng mga taong palaboy at magnanakaw na kinikilalang pamilya ni La Esmeralda. Naroon sila upang sagipin ang dalaga sapagkat narinig nila na nagbaba ng kautusan ang parlamento na paaalisin sila Esmeralda sa katedral. Samantala, inakala naman ni Quasimodo na papatayin ng mga lumusob sila Esmeralda kaya gumawa siya ng paraan upang muling iligtas ang dalaga. Sinamantala naman ni Frollo ang kaguluhan upang makalapit kay La Esmeralda. Pinapili niya ang dalaga kung magpapakasal siya rito o itutuloy ang pagbitay sa kanya. Mas pinili ni La Esmeralda ang mabitay kaysa mahalin ang isang hangal na tulad ni Frollo. Nang mabatid ni Quasimodo na nawawala si La Esmeralda, tinuntun niya ang tuktok ng tore at doon hinanap ang dalaga. Nanghina siya sa nakita dahil wala na itong buhay nang makita niya ang dalaga. Labis na galit ang naramdaman niya kay Frollo na noon panman ay batid niya na may matinding pagnanasa sa dalaga. Hindi malaman ni Quasimodo ang gagawin. Nang mamataan siya ni Frollo, hinila niya ito at sa matinding galit na nadarama, inihulog niya ito mula sa tore. Pinatay niya ang paring kubukop sa kanya. Habang nakatitig sa walang buhay na katawan ng minamahal na babae, napasigaw si Quasimodo. Walang ibang babae akong pinahal! Mula noon, hindi na muling nakita pa si Quasimodo. Maraming taon na ang nakalipas, natagpuan ng isang lalaki ang puntod nila Esmeralda at hindi niya akalain ang nasaksihan. Ang kalansay ng isang kuba ay nakayakap sa katawan ng isang babae. Thank you.